At tumuloy pa dito totoo. Ngayon. Okay. Nag-over yun kagabi eh. Uy, nag-over nga yun. Naku, ganda nun pare. Pero syempre, ito na nga po yung ating Bisaya coverage to check out BizDAC Nation. Ayan. And by the way, available pa nga pala yung parlay ko. Naka-under tayo. Tapos nag-over. Tapos nag-over din. So ito mga kaibigan, yun nga pong parlay ko eh buong buo pa mga idolo. So ito, tutuloy na natin yung ating game number 2, action. And ito, nanalo ang Liquid. Game 1. Ala, ano ba nasa parlay ko? Malimutan ko na din eh, check ko na lang mamaya. Pero talon po. Ito, naka-group up na sila dito ngayon. And palit lang sila ng side ng mapa. Okay. Shoutout, mga kaibigan. Talo din secret game number 1. Sira pa rin parley. Naku, buti na lang. Naka-over ako. Over lang ako dun. Pero ito na nga po ang ating game number 2. 2-4-2 lang ang ating bigayan ng bounties. Okay, alright. Sana manalo talon. Sana nga, idolo. Para din na sila ang number 1. Dito ngayon sa ating Dream League Season 20 Group A. Take note, magkapuntos po ang Talon at ang LGD. If magkapantay pa rin sila, malaking potensyal na tiebreakers ang abutin natin. 7-5 sila parehas. Yung LGD nanalo ng isa, so 8-5 at 7-6 yung kanilang puntos. Para makatay dito yung Talon, they need to win this game number 2. Ayan po. Okay. All right. And ayun, mga kaibigan. Okay. Direct. Pero mako. Sorry. Para lang mapakita natin. Yun. Salamat. Okay. Thank you din sa mga kanina pang nanonood. Dyan, guys. Please, do share the live stream. Draw lang lahat. Okay na. Sabi dito ni Soldik. Grabe naman. Kapatid ni Kilua. Pero, si 23 po, siya po ay nag-Abaddon carry para po sa mga hindi nakakaalam. Baka po kayo ay naguguluhan. Bakit po Abaddon at Silencer magkasama sa isang lane? Carry Abaddon po. Dito ngayon si 23. Yun. Uso na din kasi yung Abaddon carry ngayon eh. And maganda naman talaga yung Abaddon. Hindi siya mabilis, mapatay with a borrowed time, and of course, meron din siyang silence with that curse of Avernus. Okay! Ayan. Thank you, mga kaibigan. Ayan, sorry po, na-ayos natin yung ating tech difficulties sa ngayon. Though, 2 minutes in to the game. Wala pa rin tayong first blood kanina, around 20 minutes na. 25 minutes up, wala pa rin tayong first 10 kills dun. So, ibig sabihin, slow-paced yung ating start. Oh, medyo slow nga talaga. Pero, kaya naman nga itong pumatay ito sa babae. Although, more on farming siguro, lalo na ito, Lycan. Wala naman talagang masyadong kill potential to pag wala pa siyang ultimate. And Beastmaster as well, focus din naman yan sa farm. Dito naman sa taas, Abaddon. And ito yung mas malaki yung kill potential yung sa taas is the Abaddon and the Silencer. Pag may nalapitan or pag na-hit yan or malapitan nila si Planet, kayang-kaya nila patayin with their slows. Okay. Though Planet, with the movement speed na meron yung kanyang hero dito, I guess it will be challenging para sa Talon knowing na yun nga kanilang skills. Hindi ganun ka-ideal pang lockdown. Yes, I'm slows lang. Pero kailangan pa makapitan ni 23. Mm-hmm. Diba? Kailangan pa nga makapitan. Pero for LGD naman, no, I think they can kill as well. Lalo na pag tumaas na yung level konti neto ni New and ni Keeper of the Light. Kasi, of course, there's a shockwave and the illuminate damage. But for now, meron tayong post-saglitan since na-DC si Q dito. Okay, so babalik tayo dito mga kaibigan. Do share the live stream. Antayin lang natin makabalik nga yung player na yan. And ayun, konting update guys. Over, panalo na yung ano ko, Team Secret, Team Spirit. For game 1 lang yung natayan ko na ano eh, na over-under eh. Under LGD, over yung TSM, tapos over Team Spirit, tsaka Secret. Mga 8:30 matches na lang yung abangan ko. Kasi nag-close na yung ano eh, Liquid Tundra, nung nagagawa ko ng parlay. So, hindi ko nalapagan yung game 1 nun. Pero,
Sayang, mas mataasan yung odds nito. Pero yun, times 100 to. Ang sarap nito guys. Sana manalo tayo para naman masaya ang lahat. Kasi karamihan sa mga viewers natin, 1-1 ang kanilang gustong ma-achieve. May nagsabi nga, hindi to Dream League, Draw League to eh. Kasi laging nagdo-draw naman talaga. Lalo na dito sa Group A. Sobrang daming games na 1-1. Kasi I think pa group stage kasi, dito talaga magta-try. Generic oh. Si Derek parang paetok lang sa Gedli. Dito sila magta-try na yung mga bago nilang or magta-try ng other heroes or other strategies. Kasi since ano, lalo nandun sa day 1 and day 2. Kaya mas marami tayo nakikita ang draw. Pero siguro bukas, lalo na bukas ha, na doon na talaga masasabi kung sino yung makakapasok sa group stage 2 at sino malalaglag agad. I think siseryosohin na nila tomorrow. Lalo na yung mga teams na nasa gitna pa. Hindi pa sure na makakaangat sa second group stage. Ayan, thank you, thank you. Boss Idol, talagang magpo-promote tayo ng sugal. Kasi yan talagang pinopromote natin dito. Pero ang lagi naming sinasabi sa inyo is bet responsibly. Ngayon, kung wala pa kayong account sa 747, PM lang po sa Oinix page para po kayo ay ma-assist at hindi na ma-scam pa dyan sa ating comment section. Be sure to share the stream as well para po makapanood pa kayo ng quality dotes. Dahil mamaya, kahit sabihin natin na 8 lang yung games ngayon, kumpara sa ibang araw, mas onti yung ating Dota action, meron pa namang tiebreakers later on. And doon natin malalaman kung sino nga ba yung mga malalaglag at mga sasabit pa sa ating group 2 ng Dream League. Pa-explain naman daw yung mechanics ng match result na win 1, X, tsaka win 2. Kumbaga, di ba sa dalawang teams, yung win 1 is yung nasa left side. Yep. Pag na 2-0, nakapag 2-0 sila. Win 2 is yung nakapag 2-0 yung dito sa may right side. Pag X, meaning draw. Draw, 1-1. Pag 1-1 po. Mm-hmm. Kumbaga, ayun yung, nakalimutan ko yung term. Sa outright score, or basta yun. Yung perfect score. Yan. 2-0, 1-1. Or 2-0 ng kabilang team. Yun lang yun, Idol. Mm-hmm. Ayan. Basta, PM ka lang sa Winix page. If you have any questions, mas matututukan ka nila dyan. Salamat sa mga nanonood nating kaibigan dito. Okay, all right. So, top lane, still, wala pa rin namang anuhan after the pause. Pero pak on the mid, medyo nanganganib siya dyan. Pag nalapitan kasi yung pack ng isang Void Spirit at natamaan din ng Aether Remnant, mabilis lang talaga siyang, or mabilis lang siya mabawasan ng HP. Kasi nga, very squishy yung pack pag early game eh. So, sa ngayon, kailangan pa rin mag-ingat ni Mikoto, pero naku po, hinahabol. Pwedeng kill na to for Q, power shot lang. Kaso, bukod sa merong Magic Wand, hindi pa tumama. Sala lang naman. So, still no first blood for these two teams sa ating game number 2. And wala pa rin tayong makukuhang first blood dito, no? Pero guys, sa mga, syempre, yung pagsusugal kasi is, ano yan eh, parang optional. For fun lang. O, optional yan. Hindi naman siya pilit. And, of course, if magsugal man kayo guys, dapat bet responsibly. Oo, kaya nga, pinapromote namin is yung legit betting site naman. And, ewan ko ha, kung may mga naloko pa, ewan, ang dami ng player namin dito. So, kailangan, PM lang kayo para hindi na kayo ma-scam. Pero top lane, 23 Savage will be taking that kill. Most likely, yon ay nag-overextend and inabot lang dito ni Savage. But that first blood brought to us by 747. Yun, mabilis ang cash in and cash out lang yan, guys. Mm-hmm. Kung may mga katanungan kayo, PM lang kayo sa Kuya Nix page at tama. Meron na magre-reply sa inyo dyan. So, good start for Talon, lalo na dito sa top lane. Eto, kailangan din to ni 23 Savage eh, na lumamang talaga siya sa taas. I'm not sure kung ano yung magiging approach ng item choice na ito ni 23 Savage, kung magre-regents ba siya or will he go for that aggressive Abaddon na nakalimutan ko yung item choice nun eh. Pero yun din yung ginawa kahapon sa group B ata yun. Ayan. Nakalimutan ko kung anong series yun eh. Pero iba yung item choice ng Abaddon nun. Ah, si Chrysalis pala yun sa Team Secret. Pero yun, shoutout pala kay Boss Leomar. Ayan, ako si Idol. Ayaan mo,
Jay at Jules mamaya. Pigaan ang mukha yung dalawang yan. Manawa kayo. Kay Brownie at kay Bilog. So, yun nga po. Ano, welcome, welcome sa ating mga kaibigan dyan. Mapa-Facebook, YouTube, even sa Twitch. Kumusta kayo mga tropa? Welcome po sa ating stream. So, game 2 na po. Yung anyong natotohayan. So, uy, gustong i-burst. Na-dodge yung ibang damage. But, yun nga. Hindi naman nila mapapatay dito ngayon yung isang puck. Frostbite will be given to Q. Still no casualties for both teams. Masyadong maaga kasi yung pag-face shift neto ni Mikoto, kaya hindi din niya na-dodge yung damage ng Astral Step. And nothing to say, has the Arcane Rune. So, hindi talaga siya mababahala since mas mabilis yung cooldown ng skills niya. Makakapag-in man siya, pero makakapag-out din naman siya easily. Meron siyang Astral Step, meron siyang Dissimilate. Pero, nakikita natin na yung mga supports din talaga ng LGD dito sa gitna is parang gusto nilang gankin. Gusto nilang patayin si Mikoto. Alam kasi nila eh, na best one of the best heroes din to ni Mikoto. So, syempre, hindi mo hahayaan lang sa mid lane. This will come in handy. Okay, well said. Now, 23 sa Beach. Okay talaga yung nagiging lane niya. Parang, ano na siya dito, you know? Independent laner. Mm-mm. Against Magnus. Palag na eh. Yun kasi maganda sa isang Abaddon. Kayang-kaya lang siyang iwan. Mm. Pwede lang siya iwan ng support, gank muna mga supports, and baba naman. Medyo malalim yung pwesto ni Jobs dyan. He'll be slowed down by that Crystal Nova. Shiro popping off that shapeshift. Ay, dito dog, kinakagat-kagat niya, nag-roar sabay, nag-TP. Bye-bye, sabi dito na itong si Beastmaster. Ganda nagawa niya, nakagawa siya ng distansya. And there goes nothing to say. Dishing out enough damage to burst 23. He was not expecting that. No wards at all. Diba? Of course. And level 6 kasi siya, hindi din siya kumuha agad ng borrowed time. Mas pinariority niya yung kanyang Curse of Avernus, which is his third skill, para, of course, the slows, the silences. Pero yun nga ang problem eh, is yung mid lane kasi ng kalaban is a hero na mabilis lang siyang mag-gank. Very mobile hero etong Void Spirit. So, with just one Astral Step and Resonant Pulse, hindi na nga kailangan ng Aether Remnant, mapapatay na agad si 23 Savage. Yup, eh. Pero eto, yung sinasabi mo, pwede mag-RP, but 23 waiting to pop his ulti at the right moment. So, wala naman. Abante pa nga dito ngayon itong si 23. Though they're not expecting the CM to be there, pwede silang magulat later kung lalaban pa yung LGD. Pero mukhang hindi naman na. Ah, okay. Kanina pala, akala ko ni level 3 niya yung Curse of Avernus niya, pero hindi pala. Meron siyang isang stat point na si Nave para doon sa kanyang kung mag-ultimate ba, kung kukuha ba siya ng ultimate or not. Pero ang nangyari kasi, masyado siyang mabilis pinatay na itong Void Spirit. Nagulat na lang siya doon eh, na tamaan siya Astral Step, Resonant Pulse, wala na din magawa si 23 Savage. So, eto naman yung mga supports. Eh, they realized na yun ang goal ng LGD dito is to kill 23, kaya sinamahan na siya dito sa taas. Yan. Well, kailangan talaga nilang mabigyan ng spasyo itong si 23. Yes, he can stand alone, pero pag nakita ng LGD ang moment na yan, pwede nilang exploit. And just like what happened earlier, Void Spirit finished off that Abba carry in a jiffy. Okay. Mm-hmm. Top lane. Gusto pa nga nilang magbigay dito ngayon ng pressure kay 23. Frostbite towards the silencer. Shapeshift na gamit na. Pero coil, binaba. Kaso dito lang yan kay Keeper of the Light. And naglao na nga dito ngayon si Oli kay Shiro. 23 though will take down itong si Planet. He does have this borrowed time. RP to hold him down. There's Q to help out. Ang ganda na pagkakashackle siya dito ngayon sa may aso. Kaso yun nga po si 23. Bugbog dito ngayon kay Shiro. And it's gonna be a double kill for this Lycan carry. Big pole to escape. Mikoto doesn't have anything to hold him down. Puck will just hunt down ito ngang si Wayu Smile. Q pwede makapag-shackle, but with that Crystal Nova, masa slow down silang dalawa. Illusory Orb to finish off Wayu Smile. I think kahit nakapag-double kill si Shiro doon, para sa akin lamang pa rin yung talon doon since si Mikoto maganda din yung nakukuha. And three heroes kasi yung napatay nila dito sa PSG LGD. So that is good for
Talon. Pero yun nga, no, eh, si 23 Savage medyo napapunish nga siya. Mas mayaman nga si Shiro dito kung i-compare natin kay Abaddon. Pero siguro yung magiging approach. Ayun pala, ito pala yung item choice ni Grizzlies kahapon. Nag-harpoon agad para hindi siya yung tipong Abaddon na magpa-farm lang ng pang-radiance. Kumbaga, harpoon is enough para magiging aggressive sila at i-hook papalapit. Or pabalik itong hinahabol nila na kalaban. Yan. Okay. All right. Itong si nothing to say. Wala. Makiklear lang nila ng mabilisan yung top lane. Oli. Intasan yung mga lobong humabol sa kanya. Blinding light is there. There is a possible kill. He's dying slowly. But with that illuminate, napadali buhay niya and Zero to take that kill. Well, on the top lane, there's gonna be the Shockwave Skewer given para dito ngayon. 23, but the Aether Remnant will miss and 23 will survive. I think kahit tumama yung Aether Remnant doon, hindi din yun enough para patayin si 23. Although, mapop nila yung borrowed time. Yun lang yung hindi nila nakuha. Pero may nagtanong, wala bang app ang 747 sa ngayon? Wala pa po. And website lang siya. Pwede naman siyang ma-open sa mobile browser eh. Mobile browser friendly naman siya. So, goods lang din. Goods na goods, mga idol. Okay, 1-1 sana lahat ngayon. Sana nga mga idol para tumama sana naman ang sang tropahan natin dyan. Okay, Beastmaster, aiming for the Aghanims. I guess 2 items away na lang siya. Dadali na ata sa kanya yung Blades of Alacrity. Pamali. Wala na doon sa ano niya, sa queued up items eh, no? Wala na nga. And well, still, ganun pa rin yung pangyayari. Same sa game 1, ganito din yun eh. Close fight lang, pare-parehas lang din sila ng score and not that big kung yung gold lead. So, sa ngayon, eh, hindi ko pa masasabi kung sino yung lumalamang. Pero ang maganda lang na nakita ko is very active si Shiro sa mapa. Kumbaga, nagpa-farm naman siya, yes, pero every time na merong ultimate etong Lycan, ginagamit talaga nila para sa kanilang advantage na makakuha lang ng makakuha ng kill si Shiro. Okay. Pok! Anong hawak niyo dito? Which blade data itong bubuin niya? Ganda ng pagkakablock dito ng Talon sa Ancient Camps ng LGD dahil ito yung isang way nila para ma-boost yun yung farming ng kanilang course, be it the carry or offlane, panalo man siya sa lane or hindi. Lagi ang ginagawa ng LGD just to keep their momentum going and para nga mas makapag-generate pa sila dito ng gold at mapabilis yung kanilang item progression. And LGD naman, no? Ang maganda sa LGD dito is yung mid lane talaga nila is napakalaki ng kill potential when it comes to ganking. Kasi lalo na Void Spirit to up against sa Silencer, yes, merong global silence, pero pag naunahan kasi ito si Silencer, pag natalo nang to agad sa likod with that Astral Step, ang bilis lang patayin. Sobrang squishy, napakasakit din yung damage nitong Void Spirit, lalo na nung ever since nung ginawa siyang Universal Hero, sakit na lang right-click damage niya eh. Mas naging useful na nga ang young hero na yun, ano? Pero Mikoto, okay pa rin yung ginagawa niya dito, though ang hindi dyan okay is parang stagnant na naman dito yung Talon. Pero kailangan nila lumaban, though that's gonna be the shackle shot. Did connect para kay Void Spirit. Magkakaroon sila ng info na pwede lumaban dito ngayon yung tropahan ng Talon. Coil given for these two. They're aiming CM. An easy pick-off. Shockwave to delay it still. But Mikoto, sasabog yung muka ni Wismile dahil nga sa kanya. Shackle shot to latch on to A3. There's gonna be Keeper of the Light dying. Good. Global silence though. Oli, napitas kagad dito nitong Shiro. Pero nabitaw niya yung kailangan niyang ibitaw. Silence pa para dito ngayon kay Nyuso. Di niya nabigay yun nga pong Rev Fall. And ito nga pong aso. Makokontrol ata nitong Talon. And there they go. They're searching really well for this dog. And Puck does have this Tumbler's toy. Really, really wants this dog. Pero, nakalayo na nga dito ngayon sa Shiro to safety. Good clash para sa side ng Talon. Sa ngayon, medyo mahirap pang hulihin si Shiro talaga. Pag, lalo na pag wala pa silang tawag na ito, Blink Dagger. Kasi bilis lang tumakbo na itong Lycan, lalo na pag naka-shapeshift eh. Pero that was a good clash for Talon. Nakita natin yung damage or yung pagiging annoying ng Harpoon Abaddon
harpoon type na abado. Nakita mo, pinalapit lang, hinook lang papalapit. Eto si Keeper of the Light. Wala na magawa yung Kotol dito. And also, the silences din kasi na dito sa Talon, napakahirap dito for LGD pag nauna yung Talon. Kasi nga, merong global silence, merong pang silence sa Curse of Avernus, merong pang silence si Pac. So, ang daming silence netong Talon. And LGD, I think they badly need the BKB kung gusto nilang makapalag mamaya. Okay. So, eto nga, mga tropa, ano. Pansin mo, LV, yung gold lead, pabor pa rin sa LGD. Kasi maganda pa rin farm ng kanilang course. Pero wait lang, hold that thought. There's gonna be some teamfight on the top lane. Planet, masyashackle set for a bit. It's just a mini stun though. Nothing to say, we'll try to join in. But then again, there's gonna be 23 finishing off Planet. But Q will be paid off as a trade. And dito naman po ngayon itong si CM, mapapatay. So 2-for-1, I take that trade all day. Supports lang yung mga namatay. Pero Talon, pwedeng-pwede pa nilang panghawakan yung mga ganong klase ng kills. Kanina kasi may gold advantage talaga yung LGD dito. Lalo na nakapag-farm din naman talaga na maayos yung tatlong cores nila. Pero at this time, I think Talon, babawi naman sila sa kills. Since 23 Savage, hindi na siya masyadong kailangan magstay or mag-farm ng creeps. Since harpoon, once meron siyang harpoon, it's enough to try and gank and kill somebody. Lalo na itong mga squishy supports ng LGD na walang pantakas. Pag na-slow, walang magawa kundi tatanggapin na lang na mamamatay sila eh. Manta pa nga dito ngayon itong si 23 LV, which is a lot better item para dito sa kanila, sa mga nangyayari sa kanila ngayon. Pwedeng-pwede niya yung ma-utilize to keep the silence going sa side ng LGD. Pero grabe yung live ads. So, 2.7 for PSG LGD. At a disadvantage talaga yung LGD at the moment. So, may kita mo talaga na pabor. Yung sangkatauhan sa Talon. Pero, it's too late for Talon to react dito ngayon sa Aegis stake na to. Pero wait, eto nga pong si 23 mapapabigay ng kanyang borrowed time just so he could escape. But then again, there's gonna be the roar. Binigay din naman yung Atos. Nahold din dito itong si Q dahil dun sa Frostbite may global silence. So Repol still hasn't found dito ngayon kay New. Oli naman rin na, pero nabitaw niya na muna dito ngayon. Yun nga pong kanyang global silence. Takbo 1-1-0-1. Hinabol ng aso. Yun nga pong kabayo. Pero hindi naman abutan dito ngayon itong si 23. That's gonna be why you smile. Dying from the hands of Jabs. 2-for-1 again. Ang naging trade-off sa ating clash. Regardless of that Aegis advantage ng LGD, sila pa rin yung nadadali. Buti nga may Aegis si Void Spirit doon eh. Kasi kung wala, tatlong heroes, two cores yung mawawala dito sa LGD. And that is really bad for them. Pero buti na lang, kumuha din sila ng Roshan before that. Pero huli. Ay! Naatos! Good dust by Oli. So another casualty for the side of LGD. Okay. So, again, well, Talon, yung mga naka-parley dyan ng 1-1, pumupuso pa. Oo. Ayan, wag kayo muna kabahan, guys. Nasa ano pa lang tayo, 20 minutes pa lang tayo. Nasa 20 minutes pa lang tayo. Basta yung 1-1 natin, kumakapit pa, mga kaibigan. Hindi lang kayo. Kami rin. Oo, si Jules din pala. Ano, naka-1-1 ka sa lahat ng series? Tama. Ako din, naka-1-1 din ako sa lahat ng series. Yung Tai, yung X, lahat ng series nilagyan ko nun bukod sa Entity at Aster. Matuto tayong madala, mga kaibigan. Pero yun nga po, itong ating bakbakang Game 2 Talon versus PSG LGD, hindi pa rin naman tapos. Pero gusto unahan ng Talon, yun yung LGD sa kanilang Tormentor. So, possible shard, libreng-libre, and silencer, naka-adampot noon nga pong Aghanim's shard. Ayun. So, well, so far, for PSG LGD, ito ang kailangan ng Magnus. BKB. Kailangan na kailangan niya dito. Kasi pag nalapitan siya ni 23 Savage, wala siya magawa eh. Lalo na pag nakapag-silence na-silence na siya. But we'll see naman yan, no? Kasi sa ngayon, kahit siguro mga pag-BKB sa sobrang daming silence. Tuga nga, no? Gamitin mo yung borrowed time. Tapos sampasin mo yung Tormentor. Easy life ka nga doon.
Kaso, Crenimson Guard siya eh. So, hindi gano'n nasulit nito kasi 23. But still, they've taken two Tormentors. Saktong pagkalabas pa lang, mga tropa. Laking tulong yan for their team. Two shards agad yung na-provide mo. Libreng 2-8, diba? Rupsi! So, Talon, ano bang magiging item choice ni Mikoto dito? I'm just curious. Or siguro yung mga typical item choice for a Puck lang. 23 Savage went for the Manta. I think para marami din siyang pang-dispel dito. Lalo na dito sa annoying na Frostbite neto, Crystal Maiden. Or just the, you know, just the stats. Vampire Fangs pa. Diyos ko po. Life Steal. Spell Steal. Tapos meron kang Drums of Slum. Baka magiging... titingnan natin kung effective ba yung pagkuha ng Vampire Fangs dito netong Beastmaster. Kung mahirap, magiging mahirap pa siyang patayin. Pero so far, so far so good for Talon. Nakakuha na sila ng Tier 2 Tower dito. And mayaman. Natin si 23 Savage. Pero guys, sa mga nagtatanong bakit daw di ganun kalinaw yung ating napapanood, ito po yung feed na bigay sa atin na ni WXC Indo. So wala tayong magagawa dyan, di natin ma-adjust dahil yan yung mismong source ng video. So ayun, understanding lang po ang hiling namin sa ating mga manonood. And hopefully, mabigay na sa atin yung tunay na feed para Gucci na din yung quality. Diba? Ako, Bahaystron para dito kay Mikoto. Performance mo for both teams. Ah, okay. Kaso na-pop na din yun sa Talon. And PSG LGD, hindi na sila nag-attempt na i-def yung Tier 1 mid tower since tingin nila nakapwesto na din ata yung Talon dito eh. But Talon, of course, they have plans. Wait, gusto nilang kunin si Jabs. But wait, the Drums of Slum, nandun na, meron ngang binigay po, naroar pati yung harpoon, gusto nilang ulihin yung aso. Global silence, stop these guys, though nothing to say. We'll finish off Q right away. RP, given, pero eto nga po ngayon si 23, naka-borrowed time, pagpapalupaluin niya dito ngayon itong sinyo, nalalambot na po yung side ng LGD, though same goes for Talon, one by one, yung nagkakamatayan dyan. Double kill for nothing to say, but CM inabot na, 3-for-3 yung laban natin, and etong harpoon will catch up to Planet, and etong si 23, makakakuha na naman sila ng kill. Double kill for Mikoto, leaving Void Spirit alone. And Talon prevailing on that clash really gives them a huge boost sa ating game number 2. May advantage din kasi talaga yung Talon, lalo na Abaddon yung carry nila. So parang dalawang beses mo din siya kailangang patayin. Parang naka-Aegis lang din siya eh. Kasi tataas ulit yung HP niya. At ang sakit ng damage ni 23 Savage dito pag nakapag-free hit talaga si 23 Savage. Kahit melee hero siya, ramdam na ramdam etong damage. Tingin mo, kahit na nga naka-BKB si Nyu dito, ni fini-free hit lang ni, or nira-right click lang ni 23, ubos agad yung buhay, patay agad eh. Yun nga, si Oli tumagal pa buhay dahil nga dun sa kanyang, I don't know if that's Glimmer Cape or yung Shadow Amulet lang. And again, Harpoon. Napakalaking tulong. Gap closer. Di ba? Parang siya yung ano eh. Abyssal Blade. Dati. Oo. Yun nga. Pero, I think, kailangan din to ni nothing to say etong Aghanim Scepter niya. Magiging useful to, especially up against a Puck and a Windranger. Para, kumbaga, may silence ka naman na makapigil kahit papano dito sa Puck. Since wala pa namang defensive item yung Puck, not sure. Wala ata siyang BKB. Uy! Puputuli na kaagad, pero mali yata. Yun, saktong dating naman ng tropahan ng Talon. With that, dissimulate sa may Astral Step out. Good angle. Too late. Yun ngang si Q. Dito ngayon sa may bottom lane. Ganda nang din ginawa ni nating si Seidon na doon siya nag-Astral Step eh. Kasi sometimes yung iba gustong tumakbo na lang Astral Step papalapit dito sa kanilang base. And yun yung ini-expect ng Talon. Kaya hindi din nila nakita yung Void Spirit. Pero yung Talon, no, kahit walang coil, kahit walang focus fire, alam nila na kaya nilang lumaban as long as merong global silence. So they will still go for the three-man smoke and try and find, especially Shiro. Pero ganda nung item ni Lycan dito, LV, yun yung nullifier. Para kahit papaano, ma-continuous dispel mo yung tatargetin nyo.
ng LGD. Diba? Pwede nyo namang ignore saglit yung Abaddon. Focus on the other heroes first before taking on this hell of a beast. Dahil hirap, ang hirap sabayan yan ngayon eh. Diba? Magkakaroon pa siya ng AC mamaya. Mm-mm. Pero yung... Teka lang. Op. May mamamatay ata. Atos, Focus Fire, Gale Force. Wala. Hindi siya makakagalaw dyan. Buti na lang andyan si Jabs to at least hold down itong si Y-Smile. It cost them the roar, pero wala eh. Diba? Pwede mo naman ding gamitin niya. 30 seconds pa naman bago makompleto ulit yung LGD. Tsaka, it doesn't matter. Mabilis lang yung cooldown ng roar eh. And they still have the coil and the global silence. Mm-hmm. So, meron pa rin silang ultimate na inaasahan if ever man gusto makipag-clash yung LGD dito. Pero dito sa comment section, ito yung gusto ko sa mga viewers eh, na kahit dalawa yung live, dalawa din pinapanood nila. Tama. Ano ba nangyari sa ano? Sa Spirit Secret? 2-0 daw. Zero na, on the way na daw, 2-0. Sayang yung mga naka-1-1. Ba yun? Wala pa. On the way pa lang. Pero yun nga mga kaibigan, Roshan will be up in 20 seconds. So stop yan, lalabas. It's still night time. Magsiset up na din ata yung LGD doon. Pero kita sila nung Hawk ng Talon. So makakapag-react yan. Though eto nga pong si Abaddon magbaback na. Pero ganun din ata yung gustong gawin ng Talon. They might check the Thrush as well. Parang ganun nga siguro, but medyo malayo pa yung PSG LGD dito sa may Roche Pit, ha? Kasi yung Talon, tsaka naka-DD din si Mikoto, so I think mabilis lang nilang makuha etong Roshan, and hindi ata papunta yung LGD doon, so maybe this is a free Roche. This is a free Roche for Talon. Hindi malabo, pero yun nga ang Talon, mga kaibigan. Kukomit na nila yung mga pwedeng commit dito ngayon sa rush just so they could take down as quick as possible. Dahil, ayun, makakuha naman ng Wisdom Rune yung PSG LGD. Dalawang Wisdom Rune yan. Good timing there. Late na nga itong si Puck. But Roshan, yung kapalit. Coil binigay na. There's gonna be the Glimmer. Pero Planet might suffer mula dito ngayon kay Mikotos. Damage. And there we go. Nakakuha kayo ng dalawang Wisdom Rune. Pero, kuhaan kayo ng Rosh, napatayin pa kayo ng Keeper of the Light, si Mikoto pa yung nakakuha. In a way, parang even na yun eh. Diba? Goods na yun for, I think, Talon. But we'll see, since meron ng Aghanim Scepter, eto si Nothing to Say. So, sana may difference na mangyari dito sa next clash for LGD. Pero next clash, obviously, meron talagang advantage yung Talon since merong Aegis and Cheese, si Beastmaster and si 23. At kanina nga, si 23 Savage, hindi mapapatay kahit walang Aegis. Oh, uy! Ang bilis na mura! Wala siyang buyback, tandaan, walang global silence yung Talon. Pero itong 23, papasok pa din talaga namang medyo nakakakabayan. Yung Gale Force, natigil naman na itong si Shiro. Naka-shapeshift, pero kita mo, hindi sila nangangasman laban dahil nga baka biglang mag-buyback yung silencer at baka magkaroon ng global silence. Kasi hindi naman nila alam eh, kung may buyback ba talaga. Diba? Just right now, meron na 10 seconds, mabubuhay na din. We'll check this one out. Mabilis lang din naman kasi mabuhay itong Lancer eh. So, and yung skill naman niya, yung big skill niya is hindi kailangan na malapit siya. Since global silence... Kaya nga, global silence, kahit gano'ng kakalayo, abot na abot mo pa rin lahat. Ayun nga. Pero ito, pero ay, pinapak dito nitong si 23, what? Mga kaibigan. Nilamig. Si Niu. Kinailangan ng jacket gininaw sa Curse of Avernus. Walang nagawa si Magnus dun eh. Nung basta pag sino talaga makapag-free or ma-right click nito ni 23, alam mong, pag wala kang pang-out, mamamatay ka talaga agad. Abutin ka dyan. Si Jobs, kita mo. Okay, merong nullifier. Rooted din siya. Pero with the drums of slum, parang binabali, wala lang mga kaibigan. 23 nabot ng Aether Remnant. He doesn't have that borrowed time. But he does have the Aegis. Kaya ang tapang-tapang ng mukha dito nitong si 23.
Oo, matapang talaga siya. Siya pa nga kumain ng cheese, oh. Since matagal pa din naman yung expire ng AGs, so... Lalaban sila dito. Lalaban. Eh, expect pa to ng ano? Ng LGD? Ay. Nag-smoke din sila dito, ah. Fake back lang ata yun from Talon, but LGD... Nakakatunog silang andito pa yung tropahan ng Talon dahil ba't ka magkocommit ng cheese kung babak ka lang din naman? So, nakaramdam sila dyan. Gandang wrap around. Oli na nanahimik lang sa may likuran though. He still have the buyback. There's gonna be the roar to stop what they're doing. Global silence to prevent that RP. Lumalayo na nga dito ngayon itong sinyo. Kaso lang yung BKB nagamit na though. Eto nga pong si Wyos Man na focus pa. Yeah, though RP given for these two heroes. Double kill for Shiro. Patay dito itong si Wyos Man. Nakuha naman siya dito ni Mikoto. Pero wait lang naman. 23 with the harpoon. They will fight back. The bow time is up. And eto na. 2v2. Grabe naman talaga. Trust 2 kanyan mamaya pagka magkasama. Kaso lang hindi nga pwede dahil professional sila. Double kill para kay 23. And that's insta buyback for Magnus. Kung tropa mo yun, nagtutubito kayo, talagang mukha ang trastukan yun. O ano, papalaga ba? Di ba? Grabe yun eh. Wala nagawa si Lycan and look at him, he doesn't have to buy back. Ang ganda ng item choice ni 23 Savage dito with a harpoon. Nakita mo na makakapag-out na sana, pero eto, halika dito, balik ka sa akin. Gandang and, harpoon? Ganda. Ang so, layo ganda. Eh, no? Layo. Malayo yung abot eh. Tsaka naka, ano din, assault kiras din kasi. Kasi alam ng ni 23 Savage or ng Talon dito na ang puhunan din naman ng skills or ang puhunan ng damage dito ng LGD is physical. Tsaka yung howl, nakakapagpababa kasi ng armor yun in damage. Mm-hmm. Pero kung meron ka nga namang AC, in a way, additional armor mo yun, mababawasan mo din kanila. So you're fighting in an even ground. Pero yun nga pong Tore, wawarakin na dito nitong si 23 and Talon. Keeping our parlays alive. Hindi nga nila matanggal itong AGs ni 23 eh. Pero guys, eto nga po yung ating next series. Shopify Rebellion versus OG. Miracle's former team. Diba? Dito siya umusbong. And he will face this organization sa ngayon. Best of two pa rin yan mga idol. Pinakaunang team niya before... I mean, Popstar siya, di ba? Tapos kinuha siya ng OG. Yan. Diyan talaga siya, ano eh. Diyan siya nagkaroon ng napakaraming fanboys eh. Pero OG, galing naman talaga lahat ng OG. Yung mga halos lahat ng Popstar na nagdo-dominate sa pro scene, galing sa OG. Ako po, 33 minutes in. Panalo yung draw, pero na 2-0 secret. Ay, yun lang. Ginig talaga, pero yun nga. Si Lycan, mga kaibigan, hindi maka-harpoon dito nitong si 23 dahil sa Manta usage ni Shiro. Dodging that one out. It surely saved him. Ayun, dikit pa lang, di pa tapos. Mga kaibigan, pwede pa mag-1-1 per Global Science na gamit na yung RP. Hindi pa maibitaw, pero ito nga si Shiro. Mga kaibigan, napo-focus fire na. Who let the dogs out? But then again, there's gonna be the RP controlling these guys. Though coil, malilish dito yung aso, pero patay muna ata si Shiro. That's going to be Talon annihilating itong LGD in their own base. But wait, nothing to say. He's saying something deep. Patapos ang laban, pero Mikoto now dishing the damage that they need. Buybacks will be popped off, but GG will be called by LGD as they know hindi na nila kayang patayin itong si 23. Wala silang follow-up damage dito sa kanilang RP eh. Although masakit yung freezing field DCM, pero nakokontrol ni 23 lahat. Kahit sinong lumapit sa kanya, wala siyang pakialam. Kayang-kaya niyang talunin kung right-clickan ang usapan. Ayun na nga, mga kaibigan. Okay na yung ating 1-1 sa Talon, pero grabbing performance from 23 Savage. That Abaddon carry did its thing. And yun ngang Lycan carry, no problem, sabi nila. Mm-hmm. Diba? Ayun nga, wala pang 2-0. Masyado kayo mainit eh. Hindi namin nakikita eh. Pero pakabalang mga tropa. Ayun, and then the shoutout sa ating mga Facebook viewers, even sa YouTube, pati sa Twitch. Hello sa inyo. Hopefully, yung mga parlay nyo ay buhay pa. So, ayun nga po yung ating unang serie. Meron pa tayong series later on to be casted by Jay and Jules. After that, papanoorin naman natin yung mga tie breakers. And let's see kung ano ba ang
magiging resulta for the group stage 1 ng ating Dream League Season 20. Muli kami yung naging shoutcaster nyo, JB and LV. We'll take a quick break bago tayo tumungo doon po sa ating next series. We'll be right back. Solution.